Samantala, naglabas ang Department of Labor and Employment na DOLE ng mga alituntunin na dapat sundin ng mga empleyado at maging ng employer para maiwasan ang paglaganap ng 2019 novel coronavirus. Sa Labor Advisory No. 4 ng DOLE, inaatasan ng lahat ng employers na gawin ang mga sumusunod. Magbigay impormasyon sa kanilang mga empleyado tungkol sa NCOV, kabilang impormasyon tungkol kung paano ito naililipat. Linisin ang work areas gamit ang disinfectant at iyaking mayroong tubig, sabon at sanitizer sa mga comfort room. Iwasan o bawasan naman ang pagkakaroon ng exposure ng mga trabahador sa mga hayop na maaring carrier ng 2019 NCOV. Tiyakin ng mga pagkaing inihahanda sa kanilang mga kantin ay maayos na nailuluto. Ulit-ulitin sa mga empleyado mga dapat gawin para mapanatiling ligtas at malinis ang workplace. Kailangang bantayan ang kalusugan ng mga empleyado, lalo na ang mga may lagnat at iba pang flu symptoms. Sa mga workplace na maituturing na may imminent danger situations, gaya ng sa mga healthcare institutions, dapat magpatupad ng screening guidelines. Kabilang sa dapat alamin ay kung may history ba ng pagbiyahe sa China at iba pang bansang apektado ng NCOV ang empleyado. Kung nakaroon ba ito ng contact sa isang taong may 2019 NCOV, kung mayroong sakit o kung mayroong may sakit na empleyado, kailangang sundin naman ay ang mga sumusunod. Bigyan ng face mask ang nasabing empleyado para hindi kumalat ang sakit. Agad i-isolate ang empleyado at ilagay sa well-ventilated na kwarto malayo sa mga katrabaho. Agad i-refer ang empleyado sa healthcare provider ng kumpanya o dalhin sa pinakamalapit na ospital o clinic. I-report ang kalagayan ng empleyado sa Department of Health sa telepono bilang 8711-1001 at 8711-1002. Tiyaking na ipatutupad ang rekomendasyon ng DOH sa pag-transport sa mga pasyenteng hinihinalang may 2019 NCOV. Magpatupad ng respiratory precautions kapag may binabantayan o kapag lumalapit sa pasyente. At magpatupad ng decontamination sa work area gamit ang disinfectant.